5. 10! 10! 5! 5! 4! Tilas number, sir! Tuwing sasapit ang alas 6 ng gabi, ganito ang eksena sa loob ng Tacloban City Jail. Angel! Tatlo! Angel! Tatlo! Angel! Mistulang sardinas at nagsisiksikan ng daang-daang detainee para sa kanilang headcount. Hindi nalalayo ang kondisyon nila sa pagpasok sa mga selda. Isa sa mga detainee si Reynaldo Pacantra, 34 taong gulang. 44. Ano kayo nagkasya dito? Paggabi dito, hilera. Minsan, yung iba sa dito sa gitna, kami naman doon, iba dito. Nakaganon. Tapos yung ganon. Saan parang sardinas? Ganon na nga. Dahil hindi nakasya sa mga selda ang dating pasilyo na ito, ang nagsisilbing selda ngayon ng may 30 detainee. Ito po, minsan ito yung pasilyo. So ginagamit na lang nila ito para lang kahit paano makatulog ng maayos. Kasi congested na sa selda. Nagtayo na rin sila ng mga tarima o maliliit na kwarto na magkakapatong. Sa isang ganyan, ilang tao po? Minsan dalawa. Minsan dalawa. Basta i-accommodate talaga nila yung isang silda para lang mabigyan bawat isa ng space makatulog. Sa 24 na selda na may sukat na umaabot ng 570 square meters, 121 na bilanggulang ang dapat nakapit dito. Pero sa ngayon, meron na itong 635 na mga bilanggo. Mga 8x9 lang siguro ito, 8x8. Tapat dalawa. Sa ICRC policy, 4.7 per inmate. So kung 8 square meters, lalabas dalawang tao lang dapat. Kung ilang tayo lahat dyan? 33. Jail sa mga siksikang kulungan. Sa tala ng BJMP, 314 sa 415 na kulungan sa buong bansa may tuturing na congested o sobra-sobra ang nakakulong. Meron naman pong comprehensive plan ang Bureau na i-address to through jail construction. Nagbibigay naman po ng pondo ang national government. Kagaya nga po ngayon, meron tayong construction ng mga jail buildings para maibsan yung congestion rate sa loob ng kulungan. Pamakailan lang naging laman ng mga balita ang ginawang detention cell ng para sa mga personalidad na sangkot di umano sa pork barrels camp. Ito yung isa sa mga kwarto na maaaring pagkulungan sa mga nasasangkot sa PDAPS camp. No? Makikita natin, meron ditong kama na pang-isahan lang. May maliit na side table at meron ding sariling lababo. At yung tinitingnan ng mga kasamahan natin dito, itong mismong banyo, itong mismong kwarto na ito. At paliwanag ng PNP ay hindi naman talaga ito kulungan, kundi officer's quarter dapat na kinonvert para i-accommodate ang mga senador na ito. Kung ikukumpara ang selda ng mga nasa Tacloban City Jail sa detention cell sa Crame, ang sukat ng kulungan sa Tacloban City Jail ay 14 square meters, samantalang ang detention cell sa Camp Crame ay may sukat na 32 square meters o triple sa ginagamit ng mga nasa Tacloban. Isa si Senador Miriam Defensor Santiago sa mga pumuna sa di umano'y VIP treatment ng mga high-profile na bilanggo at detainee. I am against any VIP treatment for any detention prisoner unless all other detention prisoners in the country are placed in the same situation. Bakit po ba sa PNP Custodial Center dinala yung dalawang senador? Patuloy kami tumatanggap ng mga high-profile, high-security detainees dahil nga rin sa kautusan ng hukuman o ng korte. Bakit po kailangan mag-convert ng PNP? Hindi na lang isama sila sa normal na cell. Halimbawa,
bakantihin yung isang selda, pero sa normal na jail po, bakit po ganito? Kasi nga po, doon sa custodial service, may sectoring, may grupo-grupo, at hindi sila pwede basta-basta paghaluin doon sa mga ibang grupo.